So ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ba gamitin ang Microsoft Office 365 using Teams. So sinabi ko na kanina na ang Teams, ang Office 365 using Teams ay isa sa mga online platforms na inintroduce ng DepEd para sa mga teleconference, mga online, digital online teleconference, at lalong-lalo sa online class, no? Para sa mga bata. So, ngayon, suko ko nating puntahan kung ano meron itong Microsoft Teams. Okay guys, ito na po siya. Ito na po ang Office 365 Teams. Okay, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano meron po nito. Okay, una, dito sa gilid, ito po ay ang activity. Click natin yung activity. Activity po ay para sa mga notification. Ikita nyo kung ano mga update, mga kung may mga incoming na mga teleconference kayo, makikita po yan dito. If na-invite ka, yung mga invitation. O kung mayroon na teleconference agad, agad makikita yun dito. Lahat ng mga activity na using po sa Microsoft Teams, na makikita po yan dito. Okay. Next po ay yung chat. So, sa chat, same lang i-happening sa other mga devices. So, kung ika lang muna, i-happening signal. Ayan, kung anong mga activities meron po kayo. Halimbawa, may nag-detect, mayroon kang chat, group chat kayo, makikita po yan dito. Halimbawa, ay may mga message sa sinin sa'yo, makikita po yan dito. Ito po yun. Lalo-lalo na if mayroon kayong mga activity. Halimbawa, recently, nagkakaroon kayo ng teleconference. So, makikita po yan dito yung mga teleconference ninyo. Yung mga chat ninyo sa inyong teleconference, makikita po yan dito. So, yan. Kung gusto nyo, halimbawa, mayroon ka ng mga friend, mayroon ka ng mga contact, yan. Ayan, contact. Kung gusto mo mag-add ng contact, halimbawa, may kasama ng mga guro, gusto mong i-add, pwede mo dito i-add sila. Yeah. I-add mo lang yung mga pangalan, bawa si Rochita. Yeah. Rochita ito. Yeah. Kung once na-add na po yan, nagawa na po yan ng account sa DepEd, lalabas at lalabas po talaga na ganyan. So, i-add mo lang siya. Ganyan ka sa Microsoft Office 365. Halimbawa si ito ay mga kasama ko. Ayan, si Sir Elias Panagali ang lead namin. So, pwede ko nang i-add sila dito. Madali lang hanapin dahil mayroon na kanilang mga account. Lahat-lahat tayo, sinabi ko na noong una,
meron na po tayong mga account. Kailangan na po lang talaga natin mag-request para magkuha po yan ng mga account natin. Okay, so halimbawa kung magkakaroon kayo, gusto nyo magkaroon ng video call, pwede kayo mag-video call. Dito lang yun. Mga activity, mga file, gusto mong share sa mga group. Kung may gusto kayong ma-share na file sa mga na-add nyo dito. So, ito kasi, excuse me, wala pa, tatlo pa lang to. Hindi ko pa talaga, hindi ko pa na-add lahat talaga ng mga tao na sa aming mga kasamahan. Basta dito ka lang, yung mag-add ka. Then, ng mga file, halimbawa kung gusto mong mag-add ng mga file, so dito lang yan. Share mo lang yan. Organization, yung gusto kong gagawa ng mga group ninyo, pwede ka dito gagawa. Then, activity, ng mga activity na nangyari sa inyo, ayan, makikita yan dito. So, kung gusto mo magkaroon ng video call kayo, pwede na to. Pwede na din itong tawag lang. Then, mayroon kung nakagawa na kayo ng grupo nyo, pwede kayong dito. Gawa ka ng group ninyo. Halimbawa, Lamila ang pangalan sa aming Lamila, yes. Ayan. So, pwede mo itong Ayan. Sa pangalan, pala ito? Pangalan ng mga tao. Pang mag-add ka. Hindi ko pa talaga to. Okay, yun lang po sa chat, no? Para lang po itong sa Facebook, chat group. Para lang ganun. Magkapareho lang sila. So, tapos ako tayo dito. Yun lang po. Mag-add kayo ng group. Ay, dito lang pala. Magagawa kami mga grupo ninyo. Ito lang. Gagawin nyo. Halimbawa, Lamila. Lamila AS. Ito po yung group. Create mo yun. Para pwede mo silang ilagay lahat dito. Halimbawa, siya gusto kong ilagay. Wala. Remove pala ito. Dito ka siguro. add to this group. O, yan lang. Halama, Zero Cheetah yung aking Cheetah. So, pwede ko nang agad i-add siya dun sa aking grupo. Yun. Gawa, pwede kayong gagawa dito. Explore mo yan to. Marami pa kayong matutunan. Madali lang siya. Simple-friendly. Simple lang siya gamitin. Okay, dito naman po tayo. So, next natin is ang Teams. So, dito, gagawa tayo ng yung grupo. Mga teams niyo, halimbawa kung may mga coordinatorship kayo, pwede nyo gawin dito. Yan. Ito, halimbawa, isa ko na grupo, si SI School ICT Coordinator. Yan. Gumawa ako, create ako dito ng aming group. Pagpasensya nyo na, ang hina talaga, ang bagal ng internet connection ko. Ayan, mayroon na po akong mga ina-add. Ito na po sila, yung mga kasama ko rin naman pala ito. School Asset Coordinator. So, pwede mo gawin dito kung sino gusto i-add mo. I-add mo. At meron ng file. May gusto ka i-share ng mga file sa kanila. Pwede dito. Dito ka lang share yung file. Ito. May na mga, may na-upload na po ako ng mga file. Ito. Ang Office 365 na PowerPoint presentation. In-upload ko na po ito. Gusto mong i-download? Halimbawa, yon ito ay in-upload ng aking kasama. Gusto ko i-download, maka-download ka naman. At gusto mong mag-upload, ito lang. Upload ka ng mga gusto mong may share ka sa inyong grupo. Ano, mga file, folder, or file. Kung folder, folder ka. Click mo folder, kung folder. Parang lahat-lahat na balik. Kung lakas-lakas na po yung signal mo, pwede mo folder. Halimbawa ito, lahat tayong maliit lang na. Halimbawa ito, 2019. Mahaba yun. Document, saan ba dito yun? Excuse me. Itong my quiz, halimbawa, i-upload ko yan. Folder po yun, select ko yung folder. Pag folder, folder. Pag file, file. Ikaw na bahala. So, yun lang. Antayin mo lang yung ma-upload yun. Upload at lalagyan na punta yan dito. So, next naman, class notebook. So, class notebook, wala lang ordinary po na notebook. So, mo i-type, mga type yung magkakaroon kayo ng conference, pero yung type dito, hindi na kailangan mo mag-notebook. Ayan. Set your one
Evans notebook, pwede mo click mo lang to set up, mahirap ka ng notebook. And then sa assignment, so direct na po ito sa assignment na sa next natin na ano, tuturo sa baba ng themes assignment. Ano yan? Kung ano ito assignment, pagkapareho lang siya. Pero sa grupo lang na assignment to. Yan, sa grupo lang to. Kahit ka lang ano, mga assignment to, sa group na pinos sa iyo ng guro or sa mga sa inyong kid. Ayan, may mga assignment na gagawin mo dito. Halimbawa sa inyong mga bata, online classes kayo. Ito, bigay ka ng assignment na naman sa grade 4. Halimbawa sa grade 4 pupils mo, ayan. Pwede mo dito, gawa ka ng assignment dito sa iyong. So, walang naka-assign pa dito. Lalo, hindi pa ako nag-create mo lang yan. Drop. Ayan, create ka ng assignment ko, upload ka lang naman. Mag-upload ka lang naman ng mga forms ganun sa mga forms na sa ating Microsoft Office 365, may mga forms na. Then, meron namang mga grids, syempre. Lagay mo lang yung mga grids nila. Explore mo lang yan, makikita mo. Ang akin lamang ipano ito. Anong, papakita ko lang sa inyo kung ano pala na meron. Office 365 using Teams. So, yan. Great assignment. Dahil hindi ka pa nakapag create your grade assignment, graphic class program. So, dahil hindi ka pa nakapag invite ng pag-add ng mga student mo, so, hindi pa yan, ano. Kung gusto ka na may idagdag, pwede mo dito. Lagay mo dyan. Okay, recently post, dahil wala pa akong nagawa mga activity, so, wala pa. So, kung gusto mo mag-create, halimbawa, ganito, mag-create ako dito ko lang sa general. General, then, saan ako ba yun? Back tayo dito. Na dito lang siya. Join or create meeting. Dito lang. Halimbawa, gagawa ka ng mga group, mga teams. So, halimbawa, sa mga coordinatorship, or sa, halimbawa, sa mga bata, o online class, ano ka lang, gawa ka lang. At lahat ng mga ano sa inyong probinsya, makikita mo yung mga anong mga nagawa na ng mga team. Halimbawa dito, ang layo namin sa kantina, layo, pero mayroon na silang group na ginawa. As lang na join, mayroon namang iba is gagawa ng vote para hindi lahat makapasok. Pili lang. Ang gagawa mo. So, paano ito yung gawin? Tingnan ka lang sa yung dito lang, fitting, dito ka lang. Yan, manap ka lang dito, classwork, professional learning address, so kayo na bahala, simple lang naman ito. Kayo na pangalan din naman, then invite ka, add ka lang ng mga, sino mga participants doon, na gusto mong i-add sa yung grupo, or sa mga class, mga bata, i-add mo lang yun. Okay, balikan to, so ang Office 365 Teams, pwede ka naman gagamit ng mga, pwede ka naman gagamit na Gmail. Kahit ipit ako, kahit Gmail na pwede. Although, lang, ano, limitation. So, sa mga teachers, so, kasi na-registered na sila sa, nagawa na po sila ng account, so, madali nila. Madali nila ang mga bata, kailang pag-iman ng ano, pag-type yung mga email nila. So, assignment, ito po yung assignment, no? Next is assignment. So, siyempre, hanapin yung mga class mo na gagawan mo ng assignment. Halimbawa sa aming team, halimbawa, ikaw lang gagawa. So, dito kang gagawa, no? Ito po yung mga nagawa kong team sa dito, kanina, pinuntahan natin. So, ito po yan. So, kung magkakaroon ka ng assignment, halimbawa sa aming class, science class, ano pa mga class na magkakaroon ka. So, simply click mo lang yan. Click mo yon. Kung saan po yung mga yun, yung kanina sa team. Labas din, same lang pareho lang yan. So, create ka. Kung assignment ba or quiz. So, tingnan natin kung ano sa assignment, ano mayroon dyan. Kung assignment kasi, pwede naman mag-add ka ng mga file doon. Attach lang. Okay, pangalan, title. So, ito po yun. Isulat nyo po dyan kung anong title ng assignment. Anong instruction? Lagyan mo niyo instruction dyan. So, kung anong instruction meron ka dyan sa iyong assignment.
at mga points, halimbawa every number, ilang points, ilang puntos po yun, kaya nang mag ano doon. So naka-assign yun sa group, so ito po na group, or gusto mong hanapin yung change mo, pwede po. Then all students, sa student na nandun sa in-add mo natin sa Lamela ESD bawa. Then time, ikaw na mag-adjust ng oras, yan. Then post mo, edit mga settings. So ganun lang po ka-simple din, save mo lang yan. Then once na andun sila, once na isa sila sa mga member ng teams na yon, automatically sa activity makikita nila, manotify, ay may assignment pala kami, lalabas po dito yon. Pero halimbawa pag wala naman ang mga bata, pag wala, andun yun sa kanilang Gmail kung wala silang Microsoft Office team na account, andun po yun sa kanilang Gmail kung ano po yung ginagamit na pag-register. Okay. So next is calendar. So ganito na po yun. Dito na po ang calendar. So kanina sinasabi ko, isa to sa mga online teleconference na ginagamit ng DeepIn. So ang una, ang katong Google Meet, at ang alawa, ito po yung Microsoft Office using Teams. So ang Teams, ito po yung kung gagawa ka ng meeting, halimbawa makakaroon kayo ng webinar, teleconference, so ito po yun. Hanapin mo lang kung anong schedule gusto mo, saan schedule kayo mag teleconference. Halimbawa sa, kasi June na to, no? Monday, halimbawa Monday, then all day, ha, pwede mo start kung saan ka gusto mag-start. Monday AM, noon, ayan, PM. So select mo lang dyan or create meeting, yan, simple lang. Pwede ka na dun sa date na yon or sa mag-create meeting ka. Then, lalabas po lang agad ito. Then, katulad po ng Google Meet na tinuro ko sa inyo, ganit po yung labas. Simple lang yaman. So, add mong title, kung anong title lang ang yung meeting, yung teleconference. Halimbawa pa rin, ganun pa rin, Lamela. Lamela. Lamela Online. Online meeting. Ayan. So, akin lang yun. Nalasan nyo kung anong mga description niya ng meeting. Then, gaya rin ng Google Meet, pero may attendees. So, i-type po lang siyempre option mo. Retype mo kung ang naka-Gmail lang po ang account sa mga bata o sa mga guro. Sure naman po sa mga guro, meron na po yun sila mga account. Simple yan ang adoption lang. Then type mo, halimbawa, yung isa kong account para ma-ano tayo. Hindi po to Microsoft Office 365 account. Ito po ay sa Gmail mo. Try natin ang Gmail. So ito sa mga Gmail ko. There's So, yung mga guro natin na mayroon na po account, pwede na pangalan na agad. Rexter. Ayun, wala. Ibagal na internet ko. Ayan. So, ito na po sila. Ayun na sila. Ayan. Iwan ko lang bakit wala yung I'm not gonna lie.
comment mo lang yan. So, ganyan lang po mag-add ka ng mga attendees. So, yan. Then, next is yung anong get at yung oras pag-start. Halimbawa, mag-start is 12 a.m. So, i-chill po yan. Halimbawa, gusto mo is in 8 a.m. hanggang 12 noon. So, ganyan lang po. So, careful lang po guys. So, paalala lang po, no? Once may start ka kayo at halimbawa ang teleconference yung nag-start na, then hindi pa natapos ng 12, kung ano yung sinit mo dito, kailan itatapos ka, kailan mag-end yung meeting nyo, once 12 noon, automatically mag-turn off po yung schedule ng meeting nyo. Kahit hindi pa natapos yung teleconference nyo. 12 noon p.m., yun ang halimbawa, yun ang sinit mo, end yun talaga yung meeting nyo. Mas maganda, i-holdin mo na lang. Merong holdin dyan yan. Holdin na. Holdin yan. Ako sa inyo, i-holdin na lang. Para in case of emergency, hindi matapos agad-agad sa inyo fix na na oras, holdin na lang. Wala namang disadvantage yung holdin. Kahit happy lang ang inyong meeting. So, add channel. Kung meron kang channel, so, i-add nyo. Katumag natin sa kan. O, para maimbitahan nyo, halimbawa, yung sa Lamilay XS, imbitahan sila. So, yun. I-click mo lang yun sila. Kung meron siyang channel. Pero wala pa talaga mga location. Kung saan location, pwede i-add mo. Halimbawa, yung sisim lang ihapon sa patong. Siguro madaling makita yun. So, description. So, ito na po mga description. So, halimbawa, ng mga agenda nyo. So, agenda. So, itay po lang dyan. Suit mo. One. So, anong mga meeting ang mangyayari po. Para pag tanggap nila doon, ang gawin mo na lang is instruct mo na lang yung mga teachers mo, yung mga bata, na tipakitingin sa mga Gmail account mo, sa mga teachers, sa ilang mga account sa Office 365 or sa ilang Gmail, makikita po yan. Makikita nila agad-agad ito. Pakicheck na lang kung anong ginamit mo na pag-add sa kanila. Kung Gmail, Gmail po. Kacheck po mga Gmail na nyo, sabihin mo sa kanila. Or deposit account nyo, check nyo po ang inbox. So, may schedule po tayo, ana, teleconference or sa inyo sa Office 365 nyo, sa inyong teams, sa paki-check your activity. Meron po darating doon ng mga ano, may darating po din ng mga messages. So, ganyan lang po. Yung agenda, sulat nyo na dyan, instruction, anong mga meron dyan. Kaya nang bahala ko ng instruction. Diyan, simply send lang. Send lang yan. Ganun lang po. Automatically, pupunta na at mag-schedule na po ng meeting sa hit yung pinili. At kung may nalimutan ka, gaya pa rin ng Google Meet, click mo yan lang. Click mo lang yan. Yan. Para may dagdag ka ng mga tindis o may edit ka dahil na nagkaroon ng mali. Yan. So, dito mo lang yan. I-update mo na lang. Mga participants, ito po yung option mga participants. Ayan. So, join na lang again. Then, hindi kasi na-update, wala akong wala akong binago. Okay, walang update dyan. Ituloy na lang. Plus na lang. So, anong skill doon? Na schedule doon? Sa head, click mo lang yung head. Yan, ito.
ngayon ay tingnan natin yung schedule ng bawa. At halimbawa ay ngayon ka magkakaroon ng meeting. No? Yun ay schedule. Katulad nyo naman ito ng Google Meet. Try natin, i-update. Kasi hindi tayo nag, ano, wala tayong, halimbawa, ay di pala yun nun, ano, may, halimbawa, may dadagdag ka pala. Ano, may dadagdag ka, si Uchita, wala pala dun sa list. Ayan lang, simple lang. May edit ka dito sa mga description ng meeting. Edit po lang din, send update. Doon ma-send nyo naman yun. Update na. Send update na siya. Then, ayan lang po. Ayan lang po, yun kasimple. So, parang lang po nasa Google Meet ka. Ayan. Na-update na po yung na-send na ano sa attendees mo doon. Then, halimbawa, no, ngayon, magkakaroon ka ng meeting, wala na po yung schedule. So, punta ka lang doon sa inyong team. Halimbawa, is team, nagawa ka talaga ng team nyo. Halimbawa, magkakaroon ka ng meeting, mga eskola, isa team coordinator, team. So, click mo lang yan. Dito ka sa baba, mayroon dito ang attachment. Kung may attach ka, then ganyan, kakaroon ka na ng meeting, mga video conference, video meeting. Yan, click mo lang yan, then agad pupunta po yan agad. Then add ka na lang description kung ano title. So kasi ano yun, ICT school ICT meeting. Then meet mo na kung sino yun. Dahil may na-add ka na, automatic yun, sila ay automatically. I-advise mo na sila na i-open yung mga team nila, yung mga account nila. Kukunik po talaga agad sila. So, mag-start. So makikita po yung mga member mo na sa mga pwedeng gmail. Yeah, we cannot find back. Di pwede yung gmail basta team. Try natin yung dipin natin. Register.sip at tipin. Wala pa rin. Hindi pa rin maimbitahan. Ayan, ganun lang po kasi. So, ganun lang. If magkakaroon kayo ng chat, no, dito lang. Ayan, ano lang yan. Open mo lang yung chat. Ayan.
Ayan, simple type lang yan. Good. Cancel. Ganyan lang. Makikita naman nila. Ano mga text mo sa kanila. Ayan, makikita nila. Yung group mo kasi yun. Invite PIP po. Yan, invite tayo ng people dito. Share at sheet tayo nito. Ayan. Kung sino. So, this yung lang to sa Google Meet. So, mag-present ka naman ng mga, ano, mga PowerPoint, mga slideshow mo. Ito lang. Itong share. Share. Katulad din ito ng, ano, Google Meet. Present now yung sa Google Meet. Ang dito lang po sa Teams, share. Share lang. Click mo lang yung share. Bakit tayo kagal? Yun na ng ano, connection po natin. So, ito sa pamaraan, no? Kung halimbawa ngayon ka magkakaroon ng meeting, invite mo na agad sila, otong grupo. So, ganun lang po siya. So, X muna natin. N muna natin. Tawag natin. Dahil para hindi talaga magkakita. Ayun. Ganun kung makikita yung mga tao. Kita nila may tumawa. Tumanapay kasi yun dito sa meeting. Pero, pwede naman yan. Ayos na. Sino yung member mo doon? Microsoft team. Yung Microsoft Teams. May conference sila. Kita nila. Yung join lang. So, dito tayo mag-add tayo dito. Kalimutan ko saan po dito mag-add. Ayan, ito po. Nakakita na po meeting. So, marireview rin yan. Nakarecord kasi. Marireview yung mga meeting. Kahit hindi ka na pati, marireview.
member ka at siya na yung member. So yeah, at member may kita mo ka at ginagawa ka. Try natin yung video. There is meeting, teleconference, we're using Meet, Google Meet, no, Meet, Teams, Google, Microsoft Office Teams. So check nyo lang nyo, open nyo lang yung Office Teams, so sila, mag-sign up sila. Yung iba naman, yung mga guest, try natin kung anong gagawin kong guest. So siyempre, invite natin dito, hanapin lang natin, makikita natin.
hanap kayo na hindi nyo pa na-update kanina, kaya kagaya kanina, hindi mo talaga makikita. So, pag-ibarap ka na. So, yan. Once hindi mo pa siya na-add dito sa inyong group, sa inyong team, kanina sa team, once hindi mo kuma-add, kaya kagaya ka kanina, kaya kagaya kanina, once hindi mo ma-add, na-add, so hindi mo talaga makikita. Once na-add mo na, kahit Gmail yan, or na rin Gmail account mo, makikita mo. Then simply, ano na lang. Then kung ito naman sila, click mo lang yan sila. Click mo lang yan sila. Ayan. Guys, to join. Join mo na sila agad. Ayan. So, ayan. So,
ito, yan, yan. So, yun mga nakalagay sa, kahit hindi mo na-open dito, once na ilagay mo yan sa inyong group, pwede mo yan ma-open. Yan, makikita dyan. Yan, open mo lang, select mo lang yan. Open yan. Back tayo dito. So, ang hirap kulit. Okay, wait lang tayo po guys. Tapit mag. So, yun natin dito. Click mo na lang. So, kung screen, yung whole screen, so lahat ng mga ginagawa kong makikita. Dito, dito sa mga tab, sa phone, dito. So, wala sa mga yun ang ginagawa. Pero yung mga selected lang, yun lang. Wala kayo magawin. Yun lang talaga. Okay, yan na po. Ay, ang dami mga procedure pa nito. Enter the character, you see. Yun. So, wag mo na lang yung i-download ang apps. Kurado.
So waiting na po ako sa aking imbitahan yung isang account ng Gmail. So mali po basta business account ka na, madali na. Join ka na lang, punta ka lang sa Microsoft Demo. Yung account sa Microsoft Office 365 Teams lang, then may mga activity doon na labas makita. Yan, nag-analyzing pa siya. Kasi akit. Pila lang naman. Isa mo lang.
tutorial natin, Microsoft Office 365 using Teams. So, sa next natin na video, ipapakita ko po sa inyo kung ano itong mga gamit ko.